Maraiba nang umulit sa inyo gusto mangutang. Natroma ka na ba dahil hindi na nagbabayad sa iyo yung mga nangutang sa iyo dati? At na friendship over na ba kayo ng dati mong kaibigan dahil sinabihan kang nagpapakilala ka dahil sa pera? Well, nandito ako upang ibigay sa iyo ang mga tips. Oo, mga tips para makaiwas sa mga mangungutang na hindi naman nagbabayad. Let's go! Number one, just say no. Oo, pwede ka magsabi ng no o hindi dahil wala namang masama sa pagtanggi, lalo na kung usapin financial o pera. Money matters. Alam mo kung bakit? Dahil hindi naman kung saan-saan pinupulot ang pera. Basta sabihin mo lang sa kanya ng mainahon, makatotohanan, at hindi nagkaka-offense sa kanya. Ngayon kung kinukulit ka pa rin niya at gustong-gusto pa rin niya na mamutang sa'yo, ito dapat mong gawin yung step 2. Step 2, sabihin mo sa kanya kung saan mo gagamitin yung perang pinaghihirapan mo. Oo, sabihin mo sa kanya, alam mo kung bakit? Kailangan mo siya konsensyahin. Kailangan mo sabihin sa kanya na kailangan mo yung perang yun kaysa sa kailangan niya. For example, kung may pamilya ka, sabihin mo, ibibigay ko to kay misis dahil sweldo ko. Pwede mo rin sabihin na panggatas ni baby, pandayater, pantuition ng anak mo. Diba? Pwede mo rin sabihin kung single ka, pwede mo sabihin na pandate ko sa crush ko. O pambili ng bagong smartphone. O diba? O di kaya pantuition ko. O di kaya allowance ko na kasi to for the whole month. Basta makatotohanan lang yung sasabihin mo. Makatotohanan na paggamit sa pera at talagang yung hindi ka yung mga palusot-palusot lang. Alam mo kung bakit? Dahil kung tunay siyang kaibigan, simula step 1 at step 2, lalo na sa step 2, maiintindihan ka na niya. Dahil kung hindi ka niya maiintindihan, eto na, gawin mo na tong step 3. Step number 3. Ignore and just walk out. Oo, i-ignore mo siya, huwag mo siya pansin, lumayas ka, umalis ka, para hindi na siya makahirit pa. Dahil kung tunay siya kaibigan at nakakaintindi siya, dapat nung sinabi mo na hindi, at nung sinabi mo yung mga pangangailangan mo at paggagamitan mo ng pera, dapat naunawaan niya na yun. At dapat tumingi na siya ng pasyensya. Pero hindi eh. Diba? Nangungulit pa rin. E di layasan mo. Dahil sa huli, pera mo, yan. Pinaghirapan mo yan. Tapos, bigla lang niya hihiramin for a short sum of reasons. Bakit? Siya lang ba may financial problem? Ikaw rin meron. Lahat tayo meron. Lahat tayo meron bills. Lahat tayo merong pinaglalaanan. Lahat tayo may pinagagastosan. Kaya dapat, para maiwasan yung mga pag-utang at maging wise ka sa pera, money management. Dapat meron kang money management. Kung meron time management, meron din money management. Kaya nga meron nga tayong needs and wants. Diba? Dapat, punahin mo muna yung needs kaysa yung wants. Bakit? Pwede mo namang sabihin na kailangan mo na pagkain kaysa sa cellphone. Diba? Unless, kung emergency. Diba? O meron pa, diba? May emergency pa. Kailangan mo mag-ipon para sa emergency situations mo. Diba? Nabulol pa ako. Ang galing, diba? Kaya dapat, isipin din na nangungutang sa iyo na hindi lang siya yung may kailangan. Pati ikaw mismo. Dahil yung pera mo, pinaghirapan mo. Pinagtrabahuhan mo yan 8 oras. Minsan, 9, 10, 11, 12. Minsan nag-OT ka pa. Para sa sweldo mo. Tapos, mangungutang sa iyo tapos hindi ka babayaran. Yun yung pinamasakit na part. Kung inabot na ng isang taon,
dalawang taon. Kung hindi mo kukulitin, kung hindi ka magbabash, hindi pa siya mag-i-initiate. Yun ang isang trash. Okay? Trash personality, lalo-lalo na sa financial. Financial na mga personalities. Yan yung mga isang, ano, isa sa mga katangian na trash. Pati sa financial situations, oo. Yan. Yung walang sense of responsibility na magbayad. Oo. Kung gawin mo yan sa mga bills mo, tingnan natin. Tingnan natin kung hindi mawala yung tubig, kuryente, ilaw, internet mo. There you have it, guys. Ito na yung mga tips para makaiwas sa mga nangungutang na hindi naman ang babayad. Pero let's have a recap first, okay? First, just say no. Number two, sabihin mo sa kanya lahat kung saan mo gagamitin yung mga perang pinagkakahirapan mo. And step three, just ignore and walk out, di ba? Yun, sabihin mo, di ba? Dahil sa huli, pera mo yan. At sa huli, yung masinop at mautak sa panahon ngayon, lalo sa pandemya to, yung mananalo. Dahil sa ngayon, mahirap na. Mahirap na anggapin at mahirap na mangutang. Diba? Dahil tumataas ang unemployment rate at tumataas din yung risk mo na magkasakit ka. Kailangan mo mag-ipon for the emergency situations. Diba? E paano na kung nag-normal na? Tapos wala kang pera. Diba? Tapos hindi ka pa binabayaran. So ano yun? Diba? That's a trash. Diba? Dahil sa ngayon, diba? Okay lang maging mabait. Diba? Okay lang maging mabait. Basta, yung pinagkakatiwalaan mo, yung katiwa-tiwala naman. Dahil sa huli, baka ikaw rin yung magsisisi. At walang masama sa pagtanggi. Promise. At para sa next topic natin, kung yung topic natin kanina is para dun sa mga mapapautang pero ayaw magpautang, ito naman, para naman sa mga nangungutang. Diba? Magbibigay naman tayo ng tips para maging isang responsible na nangungutang. Diba? Dapat mag-responsible tayo. At ibibigay ko sa inyo yung tips na yun. Para naman, hindi naman sumama yung loob ng mga pinagkakautangan nyo at hindi naman umaba sa puntong papatutulpo ka o malolosot ka dahil sa pinagkagawa mo. Diba? So, alam mo na, ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung tips para maging isang responsible na nangungutang. Diba? And until next time, guys, ito si Makoy para sa Makoy Tips. Yeah. Oh my God. Stop ko na. Sorry na, dali na. God bless. Essential.